sa palengke ako nabubuhay. Doon ako pinalaki ng magulang ko. Doon na rin nag-asawa at doon na rin ako nagtrabaho sa palengke. May isang building sa palengke na hanggang third floor siya, tapos may rooftop siya. Ang lahat ng nag-rent doon sa baba, hanggang second floor lang talaga sila. Walang ni isa sa mga tauhan nito na nakapunta sa third floor. Nagtaka kami, anong naan doon sa third floor? Lagi namin to nakikita ang building. Kasi sa harap ng building, andun yung asawa ko. Nagtitinda siya ng balut. Sabi ng asawa ko, may nakapagkwento daw sa kanya ang may-ari ng building ay nagpractice ng satanismo. Kaya nga daw sobrang yaman nito. Ang pangatlong palapag ay ginawa nitong simbahan ng satanismo. Kaya paminsan-minsan ang daming sasakyan nakapark doon. May daanan daw to. Walang ni isa sa mga tauhan niya ang alam kung saan ang daanan nito. Pati yung mga nag-rent dyan, wala ding alam at ang mga tauhan nila. Nagtataka talaga kami saan sila dadaan. Isang beses, habang nagtinda kami ng asawa ko, gabi na yon pero marami pa rin tao. Medyo marami ang napinta namin sa gabi yon. Habang kami ay nagtinda, may nakita kaming van. All black ito. Tapos, may lumabas. Dalawang lalaking malaki ang mga katawan. Kasabay nila paglabas ay mga bata. Parang mga batang kalye. Kabisado namin lahat ng batang kalye sa palengke kasi doon nga kami naninirahan. Kilala rin namin ang mga magulang nito. At wala ni isang bata doon ang kilala namin. Sinundan ko ito. Pumunta sila sa likod ng building. May daanan pala doon. Pero maliit lang siya. Akala ko nga gate para sa kabilang bahay. Pero hindi. Patungo siya sa loob. Pumasok doon ang mga bata. Masaya sila. Kasi pakakainin daw sila. Yon ang naririnig ko. At yun ang sabi ng isang bata na isa sa mga batang yon. Nagtaka ako kasi pumunta sila ng pangatlong palapag. Pero ni isang ilaw sa pangatlong palapag, wala kaming nakita. Hindi ito umilaw. Nasa mga alas tres ng umaga yon, may nakita kaming bata. Patungo siya sa madilim na bahagi. Nagtaka kami kasi duguan ito. Kami namang mag-asawa, naawa sa bata. Kaya yun, kinausap namin ang bata. Takot na takot itong bata. Sabi niya, pwede ba daw magtago sa ilalim kung saan ang mga balut namin. Sa awa namin, tinago namin siya. Habang kinakausap ito, kung anong nangyari sa kanya. Sabi nung bata, mga palapoy daw sila ng mga bata. Galing sila sa malapit na city. Habang andon daw sila sa park, may isang babae na tinawag sila. Sabi nito pakakainin daw sila. Kaya sumama naman sila. Sumakay sila nung van. Ang dami daw nila. Tagal daw sila nag-travel. Nagtaka daw sila bakit ang layo. Sabi ng babae, meron daw siyang mansion at doon na daw manirahan yung mga bata para daw bigyan sila ng magandang buhay, paaralin at lahat. Masaya sila kasi akala nila totoo yung sinasabi ng babae. Nung nakarating na sila dito, sabi ng babae, pupunta muna sila sa building na yon. Doon muna daw sila kakain. Ang laki daw ng area ng pangatlong palapag. Mailaw daw doon pero lahat ng windows naka-cover daw. Marami daw ang rooms doon at doon sila sa first na room pinapasok.
Malawak din ang room na yon. Tapos may mga higaan doon. Tas dahil sa pagod nila, nakatulog sila. Pagising daw niya, nag-iyakan daw yung mga kasamahan niya. Paisa-isa sila kinuha ng mga taong nakahudaw ng black. Tapos hindi nila halos nakikita ang mga mukha nito. May naririnig daw silang tuktok at pabalik-balik daw to. Nakakatakot daw pakinggan ang tugtog na yon. Nung kinuha ang isa pa sa kanila, nakalabas daw siya sa pinto. Tumakas siya habang yung mga kasamahan niya naiwan. Madilim daw sa labas ng room na tinutulugan nila at hindi siya nakita ng dalawang taong kumuha ng kasamahan niya. Lakad-takbo lang daw siya. Naghahanap siya ng pinto. Takot na takot daw siya. Pero wala siyang pinto na makita. Tago ng tago siya kahit saan. Naikot na ata niya ang buong room. Wala pa rin siyang pintong makikita palabas. Pero marami siyang nakikita na kahit kailan hindi niya malilimutan. Ang mga kasamahan daw niya nilagay daw sa mesa. Malaking mesa to. Sa harap ng dibulto. Dibulto na may sungay. Pinatay daw ang mga kasamahan niya sa harap ng dibulto. Iniinom ang mga dugo nito. May isang kasamahan pa siya na umiiyak habang ginugulgol ang liig nito. Ang daming tao daw nakaharap sa dibultong may sungay. Marami po ito silang lahat. Hindi makikita ang mga mukha nila. Lahat sila nakahood ng itim. May nakita siya sa bintana. Kasya siya nito. Pumasok siya sa bintana na yon. Pinilit niyang makapasok siya para makalabas. Nakalabas siya, pero doon ang pagsak niya sa mga basag na butilya. Kung kaya marami siyang sugat. Tapos, doon siya dumaan sa may roof. Padahan-dahan daw siya hanggang sa nakaalis siya sa lugar na yon. At andito siya kasama sa amin. Sabi niya, huwag daw ako magsumbong sa mga pulis. Malamang may kasabwat silang pulis. Kasi marami daw doong mga tao na mayaman. Nakita niya ang mga sasakyan nito. Sa mga oras na yon, wala kaming customer. Kaya natago namin siya sa ilalim ng lalagyan namin ng balut. May dala-dala akong damit para sa anak ko. Pinasuot ko sa kanya. Tapos nilinis namin siya. May tubig kami. Kinaumagahan, dinala namin siya sa bukid. Hindi niya alam talaga anong pangalan ng parents niya at ano. So hanggang ngayon, nandun pa rin siya sa bukid namin nakatira kasama ng mga anak ko. Don't forget to like and subscribe para ma-follow ninyo ang lahat ng story dito sa Misty Katakutan Story. At muli, ito po si Misty, nagsasabing, ang taong walang alam sa mundo ng kababalaghan ay paglalaruan ng aswang at ibang nilalang na hindi nakikita ng ating dalawang mata.